Good morning. Hello. Busy morning. You know. Completo. Right. Sige, we'll start. Masama ang panahon. Nakarating ba ang bagyo? Hindi. Hindi, hindi ba? Alis na po. Kasi nga, masama ang panahon, kaya hindi nakarating. Yun lang yun eh, hindi makakarating. Okay, bilisan natin to. Kasi may naghihintay ng kanyang incentive. Di ba? Alam mo pagdating na pagdating ko, Sir Jun, meron ko award na level 1. Level 1, ano? Ito na, hawak ko. Diyan ka muna ha. Sa yet, level 1. So, magandang achievement yan, di ba? Oo. Kaya maghanap na kayo ng pagkakagastusan mamaya. Anyway, I will not take so much of your time. Pinakamatagal na siguro 45 minutes. Orasan mo ha. Pag lumagpas ako, kasalanan mo yan. Pag mga 40 minutes na medyo titigan mo na ako para medyo magmamadali tayo. Okay, ready na ba tayo? Yes! Sige, so Friday, release ng check-in. Sino mga nakatanggap ng check-in itong araw na ito? Nasa kamay. Yung mga nakakakuha ng check-in, palakpakan natin. Palakpakan natin. Ha? Mas madali na magka-check-in ngayon. Diba? Kung talagang mamimili ka lang ng i-concentrate mo. Medyo bigyan natin ng highlight ng konti yung pay light. Ano? Marami kasing nag-iisip kung paano daw i-full blast yung pay light. Ganito lang. Para sa akin, pwede mag-full blast ang pay light pag ang kausap mo, ha? Leader pa rin. Kasi hindi madidetermine ang sasabihin mong big fish o potential na leader kung kayang mag-platinum. Diba? Marami yung sumali dito, platinum tamad eh. Diba? Marami din nag-gold, mas tamad. Diba? Marami masipag, nag-bronze at saka copper. Diba? Marami. Hinahabol nila yung upgrade nila. No? So, pag 2-8, huwag mong isipin na kung 2-8 lang yung kayang bitawan, eh medyo hindi makaka-full blast. Diyan ka nang kamali. Sa Pilipinas, sabihin na natin sa Asia, tayo lang ang may shampoo na 5 ml. Sachet. Sa buong mundo yan, tayo lang. Tayo lang ang may bathroom tissue na 1-ply na 6 man. Tayo lang meron yan. At mabibili mo pa ng isahan. Tama ba? Ha? Sa buong mundo, tayo lang may cook na solo. Ha? Napansin mo yan? Ano? Tayo lang yata din, ha? Sa mga babae, no offense men. Ha? Tayo lang yata lang ang may napkin na isahan. Ha? Nasa 7-Eleven mo mabibili. No? Yung wings kalahati. Yung wings isang side lang. Di ba? Hindi naman. Di ba? Pwede mo panty liner, isang piraso eh. Meron eh. Anong point, mga kaibigan? Asia, specifically Philippines, meron tayong tradisyon na minana sa Amerika. Ang tawag, tingi-tingi. Ano ba yung sabi ng tingi? Tingi-tingi. Akala ko magtipid, di ba? Tingi. Pero sa totoo lang, tingi-tingi. Now, sa paylight ng 2,800, considered as parang tingi-tingi. O parang 5 ml na shampoo, na isang pirasong coke solo, parang mga ganyan. Now, may market yan. May market. Ang kailangan lang maintindihan ng magpe-paylight is how to maximize. Diba? Simple-simple, paano i-explain yung press? Ilan ang kailangan mo? Lima, may give me 5 ka, may bonus ng 2,500. Kung ikaw lang ang kikilo, sa halimbawa, wala kang pakialam sa magiging production ng lima mo. Bawa ako, kayo lima. Ha? Mapapayin ko lang kayong lima, masaya na ako ha. Tapos wala akong pakialam kung magpuproduce kayo o hindi. At ginawa ko yung linggo-linggo. First week, lima kayo. Second week, kayong lima. Third week, kayong lima. Fourth week, kayong lima. So, ibig sabihin sa isang buwan, nakailan ako? Naka-20.
Pero wala kang pakialam sa production niyo. Okay lang, kasi may 15,800 ako eh. May 15,800 ako. Ngayon ang tanong, nahirapan ako sa 2-8? Hindi ka mahirapan, baka tawanan ka pa nung kausap mo eh. Kasi ang 2-8, talagang tingi-tingi na yan. Kaya-kaya ng bitawan talaga yan, ng 2,800. Negosyo pinag-uusapan, potensyal na maging milyon ang kitaan. Napakaliit ng 2,800, panimula, pero malaki ang pwedeng puntahan. Ano po yun to? Naka-20 ako sa isang buwan, pero wala akong pakialam kung gagawin yung negosyo o hindi. Halimbawa, ganun lang. Halimbawa, inulit-ulit, pangalawang buwan. So meron din akong 20. Kumita ulit ako ng 15,800. Madaling salita, kung 6 na buwan kong gagawin, wala akong pakialam ha. 5 lang ng 5, linggo-linggo, 5 ng 5. Abay, meron akong 94,000 sa 6 na buwan. You do the math. Now, itong tanong. On the process na kumikita ka buwan-buwan, siguro naman, automatic maiisip mo na mag-upgrade. Tama ba? Oo. So, hindi kinakintayin yung 6 na buwan para mag-upgrade. O sabihin na natin sinagad yung 6 na buwan. Pero itong tanong, ilang tao yung 6 na buwan? 120 na tao yun. Tanong, paano kung kinopya ka? O, kamusta naman ang Infinity mo at saka mat sales mo? O, di aabot na 6 na buwan, lagpas 100,000 kinita mo, nakapag-upgrade ka. Ganun minamaximize ang campaign. Kaya hindi siya basta-basta lang. Di ba? Ang importante, masipag. Pag-uusapan natin, dadaanan natin yun. Kasi, lagi ko nga sinasabi, sa Pilipinas na yon, number one, importante pa rin ang produkto. Tama ba? Yes. Pero tapatan tayo, real talk na eh. Wala nang plastikan. Ang networking sa Pilipinas, hopefully, magkaroon. Dumating yung time talaga na ma-correct na natin ang todo-todo. Bakit po, sir? Bakit? Ano ba yung mali? Kasi sa takbo ng networking sa Pilipinas na yon, sa totoo lang, ha, walang masasaktan. Walang pakialam sa produkto eh. Nakatingin saan? Sa kitaan. Oh, di sir, hindi totoo yan. Sumali ako dahil sa product. Ikaw. Tama ba? Pero mas marami nakatingin sa kitaan, hindi sa produkto. Bibigyan kita ng perfect example. Sir, paano mo nasabi na mas importante ang kitaan? E di ba ang dami yung scam? Wala nang produkto ni sumasali. So hindi produkto sinasalihan. Ang sinasalihan yung kitaan. Sir, ano mali doon? Ang mali doon, nababasag mo yung tamang tradisyon, yung tamang kultura, yung tamang steps ng pagiging isang tunay na networker. No offense, man. Baka may nanay kayo, tita, o baka kayo mismo, nag-i-Avon. Ako malaki respeto ko sa mga nag-i-Avon. Kasi sa Avon, commission-based lang yan. Wala naman yung direct referral, wala naman profit sharing yan, walang just for you yan, walang give me five yan. Tama? Pero they take pride sa product. Na-gets nyo? Yes. Bagbas yung mga Avon ladies, di ba? Tsaka mga Avon men, talagang pag napakita ng busur sa iyan, talagang kabisado, titignan ka lang, ah, ano ka, B-cup. Di ba? Lalaki yun, ang product. Lalaki, titignan ka, ah, ano ka, B. 34B. Wala nga eh. Tapos babae, small ka lang, small. Ano ba, tibak ba o ano? Ganon din yung mga Avon ladies, titignan ko eh. Ako, tinignan. Ay, ikaw, ano ba? Double XL ka. Grabe ko. Ginawa kong 40 bewang ko. Diba? Yung mga ganyan. So, they take pride in products. Pero tingnan mo, Avon, ilang taon na sa Pilipinas yan. Ni isang araw, wala mo nakita sa dyaryo, naging multi-millionaire dyan. Ewan mo ha? Meron na ba? Parang nung nag-anniversary sila ng 25th anniversary, parang may pinakilala sa commercial na nabago yung buhay. Pero, di ba, hindi mo makikita, hindi ka tulad sa networking, di ba, na talagang ipagmamalaki, no? Na nagkaroon ng bahay, sasakyan, milyon, nakapag-travel abroad. Bakit nga? No? Pero they take pride in products. O imagine mo na lang kung magiging marketing plan ng Avon, eh, marketing plan ng IR. Grabe na yun, di ba? So, hindi tugma. Dito sa atin, good news kasi maganda na yung produkto, maganda ba yung
compensation plan. Pero kadalasan, aminin mo sa hindi, nakatingin ka sa compensation plan lang. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Guilty yan eh. Guilty. Kaya walang pamasahe, walang pang-load, di ba? Walang panggalaw kasi hindi nagbebenta, hindi nagre-retail ng product. Di ba? Paulit-ulit yung sinasabi yan kasi hindi ako magsasawang paulit-ulit kong ipapaalala kasi yun yung problema mo eh. Yun yung problema mo eh. Sir, hindi naman kami makapunta ng Green Hills, walang pamasahe. Wala kasi binibenta eh. Wala kami. Magbenta ka lang, 2 box lang ng kape, naka-Uber ka na. Di ba? Kung araw-araw may binibenta ang Garcinia, o di, hindi mo kailangan pumila sa MRT. Naka-Uber ka. Unang nasira, di ba? Di ba? Niger Spring Pundak. Tsaka may mga marami kang transportation. Tsaka yung load mo, hindi magiging problema yan. Kung ginagawa mo yung negosyo. So, mag-focus pa rin tayo sa produkto. Katulong yan, ha? Katulong ng pay light yan, yung produkto na yan. Kasi you will enjoy also the benefits ng regular member eh, kahit ba anong entry ang ginawa mo, di ba? So, may mga bonuses ka rin. So, ganun, i-maximize mo din yung pay light. Talbasa, isipin mo, pag may nag-pay light, gawin lang ng tama ang negosyo, hindi mo kailang pwersahin mag-upgrade dahil automatic mag-upgrade dyan pag nakita niya yung potential. Baka hanggang platinum, umabot dyan eh. Kasi 12 months eh. O kahit sabi mong one time upgrade, ipaipunin mo ng pera, bam. Again, yung 94,000 in 6 months, isang tao lang yun. Kung ginawa mo ng 5 every week. So hindi natin pinag-uusapan, yung mga nakuha mo naman, kung kukopya mo nila, yung match sales mo. Diba? So malaki pa rin, malaking kitaan pa rin talaga kahit mag-pay light ka. Pero depende na nga sa kapasidad mo. Depende sa kapasidad mo. Kung may kakilala ng isang tao, napakadaming kakilala ng kaya mag-pay light, balat ka agad. Di ba? Pero maraming may gold, mag-gold tayo. Okay. So ready ka na ba? Yes! May clear lang itong pag-usapan natin, no? The 5 C's of MLM success. Now, there are so many strategies, so many study about you becoming a successful network marketer. Napakadami na. Pero, there are certain words or certain actions na dapat tinatanim mo sa isip mo. Ito yung pag-usapan natin lately na in times of you are questioning yourself, am I really in the right industry? Am I in the right business? Am I in the right disposition ngayon sa buhay ko? Ito yung mga salita na magpapaalala lang sa iyo na mga dapat na meron ka sa iyo para magbuo mo yung success. Ito, both of time, yung mga ganitong klase training, nagkakaintindihan, I'll be putting myself in the premise na tayo nagkakaintindihan na ikaw wanted to be a successful network marketer. Yes. Diba? Kasi kung ikaw ay nandun pa rin sa sitwasyon na pinag-iisipan mo pa, parang ganito, no? Yung ilang days ka ng member, ang tanong mo pa rin sa sarili mo, para sa akin ba ito? Ito malupit, may downline na. Ha? Naka-record na, yung pa din ang tanong. Para sa akin ba talaga ito? Marami akong makilalang ganyan. Ito, warning. Kumita na. Nagka-kotse na, naging millionaire na, nakapag-travel abroad na. Na-reject lang ng 2 beses. Yun ang tanong. Para sa akin ba talaga ito? Masarap sa akin. Marami hindi nakakain din. Eh. Sige, andar tayo. Are you with me? Yes! Again, the 5 C's are words that you can convert into action, you can convert into your daily reminder na magsasabi para maging successful. Okay, let's start. First word, choice. Pakisabi, choice. Choice! Diba? Ang choice, ibig sabihin, must be your full or part-time job, career, or last opportunity. We're talking about multi-level marketing. Diretso na natin. I am worldwide. So, first C, para sa MLM success mo, you have to make the biggest choice ng buhay mo. Ako, 11 years akong empleyado bago ko naging network marketer. At ngayon, pag naging ipagkwento ko kahit kanino, kaibigan, kamag-anak, I take pride doon sa naging choice ko. May kasabihan, no choice, no? Pwede ba yun? Lagi may choice eh, no? Lagi may choice, hindi pwedeng walang choice. Talaga ng taong ewan pa, kung applicable talaga yung no choice. Sa anong sitwasyon, applicable ang no choice. There's always a choice.
Talagang yun na ang ano eh. Bakit makasalanan ng tao? Kasi marami tayong choices. Yung free will na tinatawag, di ba? Kung hindi inalis ng Diyos yun, yun, no choice talaga. Di ba? Dahil walang free will, walang pagpipilian, di ba? So, ako, I made my choice, no? I made my choice at pinili ko ang network marketing na maging full-time job at career ko talaga. And for 15 years, noong August, ako yung 15 years, walang ano, walang resentment, walang bakas ng pagsisisi. Ngayon nga eh, pag nagdadrive ako, minsan papasok sa akin yung bank account ko, yung naiisip ko ay nabawasan. Alam mong papasok sa isip ko, ay isang buwan lang naman yan, bawi pa, may tubo pa. Ano yung gano'n? Ay matatapos na naman ang taon. Nakamagkano kaya kung gastos itong taon na to? Wala lang. Kasi isipin ko, next year, simula pa lang ng taon, meron na naman bultong papasok sa akin. Ganun ang networker eh. Pero nung inip, nung ano ako, nung empleyado, Diyos ko po. Kulang na lang talagang ibenta ko yung katawang ko eh. I tried. I tried. Kaya lang talagang wala eh. No? Di ba? Wala talaga eh. No? Ang hirap. Ang hirap nung wala kang ano. Kasi ako, nung naging networker na ako, nagkaroon ako ng identity. Na hanggang ngayon, pinakikinabangan ko. Now, madali mo bang nagawa yung identity? Hindi. Hindi. Years din ang talagang dugo, pawis, gutom, ulcer, di ba? Allergy, puyat, sakit ng ulo, bumagsak ang sugar, tumaas ang sugar, tumaba, pumayat, napaos, nagutom na dyan, na lumipat-lipat ng bahay, namatayan, naubusan ng pera, lahat yung pinagdaanan din. Kaya lang, I made my choice. So, yung pagpili ko na gawing career, gawing hanap buhay ang network marketing, yun siguro ang nagbigay sa akin ng identity. Na hanggang ngayon, pinakikinabangan ko. Walang yabang, ano? Nung ako ay mag-resign sa dati kong company, na I was with them for the past 10 years, I planned na manahimik talaga. Ayoko na. Ayoko na. Kasi hindi pagyayabang. Mag-usap tayo ng lima na gusto mo sa networking. Baka nasa akin eh. Magbanggit ka ng isa. Anong gusto mo makuha dito? Kotse. Ako, kotses. Meron ako. Magbanggit ka ng isa. Bahays. Meron ako niyan. Ikaw. Oh. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Ha? Ipon. Oh. Meron ako niyan. O, oh, ikaw? Ha? Travel. Ako, Diyos ko. Asawa na. Isa pa? Investment. Lalo na. Diba? So, ibig sabihin, kung mag-usap tayo ng mga lima na target mo, siguradong tatamaan ko yan na kung meron man ako, pinagdaanan ko. Kaya nung mag-resign ako noong 2016, pati sa network marketing, sabi ko, magtatahimik na ako. Meron na akong business concept na naisip na makakatulong sa health ko. Ano yun? Salad buffet. Wala pang gumagawa nun. Kaya baka maunahan na naman tayo. Meron sa mga ano, sa mga malalaking buffet restaurant. Ito ng Vikings, ng Buffet 101. Meron silang salad. Pero ang gusto ko, yung salad lang. Yung talagang healthy living lang talaga, no? So may investor na, lahat umandar na, pero iba ang tawag ng tanghalan talaga eh. Iba ang tawag ng career eh. Iba ang tawag eh. Yung tipong, pag magpapasa ka ng messenger mo, yung nagmamakaawa na kailangan ka namin, sir. Kailangan namin yung training mo, kailangan namin ng presence mo, yung mga ganyan. So hindi na sa isang tao, sa napakaraming tao. Hanggang sa pati ibang company, na mga networking, kinokontak ka. So, I believe yung identity, yun yung nakatulog. Ngayon, yabangan, yung tipong ganito, no? Hindi lang man ito isa, dalawa o tatlong company. Na tipong pag umuo lang ako, oo, oh, sige sa inyo ako. Anong itatanggapin mo kagad? Yung tinatawag na acceptance fee. Yung mga ganon, ikaw media sa mga ganyan. Diba? Yung mga networker na media sa ganyan. Yung tipong makipag-meeting ka lang, umuo ka lang, amin ka, isang taon, dalawang taon. Yung acceptance video. So that's identity. Kaya hanggang ngayon, ano? Hanggang ngayon,
Dahil sa pinili ko ang network marketing, I made my mark. Nagkaroon tayo ng, sabi na lang tayo, kahit maliit na pangalan sa maraming tao sa network industry, yun yung premyo ng pagpili ko. Yun yung premyo ng biggest choice in my life na, kaya ko, wala, yung, di ba, yung anak ko nga, di ba? Ano, 9 years old, may sariling ito-turn over na condo unit na 2-bedroom, di ba, dun sa Lumiere, sa may Pasig Boulevard, di ba? 9 years old! Eh ako nung 9 years old ako, hindi ko alam yung tinitira na ako, hindi pala aamin yun. Hindi pala aamin yun, di ba? Kaya yung anak ko, kada dumada kami, dati yan ba yung may swimming pool, yan ba yung may basketball room? Kailan daw titiran? Sabi ko, pag high school ka na, tsaka mo titiran yung grade 2 pa pala. Sabi ko, masyado ka, gusto independent ka, baka ilan na mabuntis mo dyan. Di ba kaya sabi, magtigil-tigil ka, pero gigil na. So ngayon, iniisip namin kung paupahan o summer, parang doon, di ba? Investment, di ba? Ang hirap. Ang hirap pag-isipan, di ba? Pero nga, tiyan, bunga na, pinili ko. Ngayon sabi niya ba, bakit? Ano bang naging mahirap sa pagpili mo sa network marketing? Ayan, yan ang maganda. Kasi baka isipin niya ba, eh, ano naman eh, pinili mo yun eh, ano ba yung kapalit? Yan, okay ba yun? Yes, yes. So sa mga hindi nakakalam ang history, ito na lang, bigyan natin isang backgrounder. In the Middle East, McDonald's International. Oh, McDonald's, kasi international, di ba? So, sa Middle East kasi, I am the youngest store manager ng McDonald's na itinayo sa Jeddah. Isa, out of 7 nung inabot ko. Kasi nung dumating ko ng Jeddah, kahit isang McDonald's, wala. Nung umalis ako doon, after 2 days, may 7. Pero yung isa doon, inaward sa akin, bilang store manager, I was the youngest. Nasa record books ng, ano yan, ng McDonald's International. And my store was the first 24 hours na drive-thru sa buong mundo. Yung drive-thru lang. Kasi sa Amerika, pati yung dine-in. Yung sa Middle East, ang ginawa namin 24 hours, drive-thru lang. So, panibagong segment yun, panibagong division. Ko, yung store ko yun. So, nasa record books. Sa McDonald's yun. Sa SM naman, when I joined SM, I was one among the 4 na candidate to be the store manager ng Mall of Asia. So, doon mo nakikita kung anong level ng management ako. Diba? Kasi, para maging candidate ka sa 4, ha? Sa pinagpilian sa buong Pilipinas. Ha? 4, ha? Pinagpilian na maging store manager ng Mall of Asia. Sa Dunlop naman, Dunlop. I mean, isa sa mga ano, sa Dunlop naman, I created the biggest sales kasi lahat ng Tobis, alam niyo Tobis? Yes. O, lahat ng Tobis Sports, ako ang may account niyan ng Dunlop. Lahat ng makikita mong Dunlop, Slasinger, ng mga produkto sa loob ng Tobis, ako may account na yan, nationwide. Sa Viva, hindi artista, ha? Pero management pa rin. Baka naging member ng mga magulang nyo, Video City. Kung inabot niyo yung Video City, no? So, I was one of the pioneering managers na nag-open ng maraming branches sa buong Pilipinas. Ang tawag sa amin, store training managers. So, madaling salita, sa mga napasukan kong company, meron din akong identity. Anong birong sa akin mga kaibigan ko? Birong seryoso. Bakit ka nag-networking? Eh, ang galing-galing mong manager. Kaya bilis ko naman nakasagot. Eh, minamanage ko doon, hindi ko naman negosyo. At least sa networking, sarili kong negosyo, imamanage ko. Doon ko gagamitin yung sinasabi niyong kagalingan. Eh, modesty aside, ito hindi na pagyayabang, kwento na lamang. Lahat naman kasi ng pinasukan kong kumpanya sa mga nabanggit ko, yung iba, mga small players, hindi ko nababanggitin. Kasi in 11 years, yung 4 na company na binanggit ko, yan yung medyo nagtagal ako eh. Yung iba parang 6 months lang, 1 year lang. McDonald's ang pinakamatagal, 6 years ako doon. Kasi Philippines na yan, abroad pinadadala. So modesty aside, ibig sabihin, kung fall back lang sa employment, hindi ako madidihado, lagi akong nakakurbata. Pag dumadating sa trabaho, boss, chief, Panginoon, mahal na hari, yan ang tawag sa akin. Malungkot ang SM Makati pag hindi ako naka-shift.
Nung ako'y binato na sa Bikutan, sino mga taga Bikutan dito? Meron bang banda ron? It was October of 2002. No, 2001? Hindi ko na maalala. Yung in-open namin ang SM Bikutan. Di ba, menswear ang hawak ko doon. Tapos yun na nga hanggang sa na-promote. So, ang fallback ko sa employment, hindi rin basta-basta. Ibig sabihin, may trabaho pa pa rin pogi. Manager eh. May mga naliligawan. May mga kabataan dito eh. Pero pag audience ko eh, medyo may edad. Tanungin nyo, pag may naliligaw sa anak nila, ano unang tanong ng mga magulang? Ano trabaho niya? Tama ba? Pag sinabi ng girl, manager ko, yes. Yes. Tama ba? Yes. Sabihin mo nga lang, pag naliligaw, ano trabaho niya? Wala po. Yes ka din, di ba? Pero siya yung manager po yan, di ba? Pero at the end of the day, sabi mo nga, kung hindi man ako nagtuloy as a network marketer, meron akong fallback. I can always apply back sa mga trabaho ito. And I will end up again wearing my necktie every day. But then again, I made my choice. So ikaw na mag-differentiate. Do I really make a choice? Talagang pumili ba ako? Oo, kasi tingnan mo ha. Tanda-tanda ko. Networker na ako ha. 2007. Networker na ako ha. I'm doing good, 2007. Kasi I started 2002 eh. 2007 ha, may pumatok na namang opportunity. Canada. Yung mga kasama kong manager sa McDonald's, pinuntahan pa ako sa bahay, kinunta ako. May kasama pa mga crew. Sir, formality na lang. Mag-i-interview lang sa'yo yung employer ng Canada McDonald's. Formality na lang. Pasok na. Managerial position ulit McDonald's. Canada, magandang opportunity. Yes. Binibigay 2 years. In 2 years, pag na-regular ka, pwede ka pa mag-family status. Pag nag-straight ka ng 5 years, bibigyan ka ng application, immigrant. Ang gandang opportunity, tama ba? Pero networker na ako nun. Kinausap ko yung mga partners ko. Isa lang sinabi ng partner ko, sabi, Canada, ano gusto mo pumunta doon? Nagmamangki ka ang kamay mo o nagbabakasyon tayo? Bam! Diba? Diba? Yun lang ang sinabi ng partner ko eh. Sabi niya, o Canada, ha? E paano kung magpupunta na kami ng Europe? Punta kami ng US. O, nandun ka, paano ka? Mga birada, di ba? Tapos punta kami ng Canada, kakain kami sa store mo. Asang talo ka nun? Yung mga ganun. O kahit sa head office ka pa ng McDonald's Canada, dalhin, di ba? Pag nagturo kami doon, inggit ka. Ganun ang mga bana. That was 2007. Kaya, kinausap ko ulit yung mga kaibigan ko, sabi ko, nag-decline ako, sabi ko, I will continue with my network marketing. I made a choice again, di ba? So talaga may pagpipilian ka eh. So kasama sa 5 C's ng MLM Success para sa akin, yung choice. You have to choose. Now, sir, makaiba tayo ng background. Kung ang background mo mas maganda sa akin before network marketing, eh congratulations, tama ba? Kasi mas mahirap mag-decide. Pero kung ang background mo mas mababa sa akin, bago mo na kilalang networking, aba, yan ang pinakamadaling pagpili. Kung hindi ka rin lang manager, nakatulad ko, mas madali kang magtanong umarte. Diba? Kasi kung ikaw engineer, doktor, lawyer, architect, eh hindi kita tatapatan. Mabigat ang background mo eh. Talagang iiwan ko sa iyo decision. It's either gawin yung profession mo o mag-networking ka. Tama ba? Pero pinupoint ko lang dito, you have to make a choice. Ang kagandahan naman, pag professional ka, pwede mo naman gawin pa din yan. Kaya lang, sasabihin ko sa iyo, ngayon, diretso ka na, kaya lang may period na pinili mo yung networking at siya lang ang gagawin mo, 100%. Marami yung makilala engineer. Hindi maka-take off sa network marketing kasi tumatanggap pa din ang project. Pero ang dami ko rin kilalang engineer na nag-networking, hindi na marunong gumawa ng project. Kamalang na lang, kaliwat-kanan. Oo, matchings na lang ang alam. Totoo. Uy, marami kaming barkadang doktor na hindi na nga nag...
Panay na, bilog-bilog. So, pumili pa rin. Tama ba? So, napaka-importante. Ikaw, kung ano man yung background mo, wala tayong binibilitel dito, wala tayong minamaliit, wala tayong tinatapakan. Pero, napaka-importante na may choice ka. Gano'ng kabigat itong choice na to? Gano'ng kabigat? Kasi gagawin mong ano? Last? Opportunity mo. Ako, ginawa ko last opportunity, MLM. That was 2007. Wala pa akong sariling bahay. No? Pero alam ko, pag nagkanada ako, hindi ko kailangan ng sariling bahay. Kasi doon ako titira. Tama ba? Tsaka, that time, kamamatay lang ng nanay ko. January namatay nanay ko. February ako kinausap. Nakalib ako nun. Nag-ano ako nun, naglib ako sa networking nun. Sabi ko, mga dalawang buwan ako mag-hibernate. Kasi kamamatay lang ng nanay ko. Binata ako that time. Wala lang ang tatay. Wala akong kapatid. Wala akong tipong pag umalis ako. Wala na akong babalikan. Total, yung tinitira namin, yung upahan ko lang naman yun. Pero ibig sabihin, lahat ng iiwan ko dun, wala na. Pag nagkanada ako, so I made the choice. Diba? Kaya ginawa ko last opportunity talaga. Eh, ngayon, nakakatawa, no? Yung isang crew na kakwentuhan ko nun, Canadian citizen. Last year, nag-o-taking na sila, pledge to the flag ng Canada. Nag-message na sa akin, marami na doon siyang naiipon ng mga Elvis na mga recutitos, libro, mga maliliit na stock, mapadadala daw niya sa akin. Tapos, lagi na po ako ito. Sir, okay lang po kasi yung pinili nyo naman, tingin, napaganda rin ang buhay nyo. Yung mga ganyan. Di ko na lang inaano na, oo, oh, papunta ko dyan. Pasyal-pasyal lang. Yung mga ganyan, di ba? So, kaya napaka-importante. Ngayon yung background mo. Ayokong sasabihin mo na nga-api tayo, no? Pero kung ang background mo, paganyan-ganyan. Tapos, ikukumpara mo sa networking. May maluwag kang tornilyo sa utak. Diba? Ulitin ko ha. Halimbawa lang, ang kinikita mo ngayon sa ginagawa mo, hindi networking ha, below 30,000. Below 30,000 ang kinikita mo. Hindi mo pwede ikumpara yan sa networking. Hindi pwede. Kailangan para maikumpara mong networking, nagpi-50,000 ka dyan sa ginagawa mo. 50,000 pataas. Kaya pag negosyante ka usap ko, maingat ako. Kasi hindi ko siyang kumikita ng 100,000 na yun. Kalating million. May million pang kumikita eh. Tama ba? Yes. Kasi pakikita mo networking, hindi mo pwede ikumpara din. Di ba? Ang ipakikita mo, yung kapahingahan. Ang ipapakita mo yung recreation na wala ang mga negosyante. Oo, totoo yan. Sinong negosyante? Hindi networking ha? Yung hindi nai-stress. Ultimo sari-sari store, stressful niya. Yes. Kahit sabihin mong sari-sari store mo, nag-o 100,000, 200,000 bonbon, the bigger the kita, the bigger the stress. Totoo yan. Sino ang gusto magkaroon ng mini grocery? Tapos, o pwede bang mag-o-open ka lang pag gusto mo lang? Pwede ba yun? No. Nagising ka, lasing mo na madaling araw, sabi ng misis mo, buksan mo na yung tindahan. Kasihin ko na. Pwede ba? Hindi, mami ang alas 7 na. Ang dami na mawawala sa'yo. O networking ka. Nagising alas 5, ano lang bubuksan mo? Account mo. Yes! Diba? Ah, mahina ang signal, mami na. Kaya ako walang pumasok na pumasok na. Tama ba? Tama. O, ito ba? Kaya malalim na usapan to. Marami ako nakadibate, mga negosyante na talaga. Ako yung isa lang sinasabi ko, ganito na lang. Pagka sasabihin ka ng negosyante, at least ako, 3 million buwan-buwan. Ayan, mga gumaganyan, di ba? Ang kinikita. Sabi ko, kada Abril naman, nakapila ka sa tax, masakit ang ulo mo. Di ba? Galit ka sa gobyerno. Di ba? Kami walang ganyan. Di ba? Magpa-file ka kasi kinita mo na lahat yan. Walang, at mas marami kang taong matutulungan. Mas marami kang taong kausap, marami kang taong kasama. May travel. Diba? Ibang-iba. Kaya lagi ko na lang sinasabi, pagka gano'n na ang punto de vista ng usapan, ganito na lang. Tapatin mo ako. Sinasabi ko, ayaw mo ba ng buhay ko? Minsan, detect sa kanya mo ng barkada eh. Nasaan ka? Hindi ako makakasabot. Sasabot ako, gabi na. Kagigising ko lang. Ang mga reply, wow, grabe ka. Siyempre, networker eh. May group chat ako ng mga kababata ko. Mga kababata ko na mga nasa Amerika, sa Canada,
sa UK, may ibang bansa. Kaya ako pag bumate, good morning world. Kasi iba-iba eh, may ibang lugar, ano? may East Coast, may West Coast. Bigla akong, minsan magsiselfie kami ng anak ko, nasa kama, di ba? Misis, pamilya, ihahatid ko sa surbuhe. Pwede mga activity, minsan may nagtanong na eh, nagtatrabaho ka pa ba? Sabi nung isa, bakit wala kang ano, yung office, yung mga kuha, mga gano'n. Kasi ito nga tayo, ito mga pinapost eh. So, kinuwento ko, sabi ko, meron naman. Tapos, siguro sa isang linggo, swerte na yung tatlo, tas 2 hours. Mga gano'n. Tas makikita nila, travel. Yun naman malupit, lalo nung yung huling US tour ko. Magugulat sila eh. Ngayon, iba na ang tone. Kaya na ulit pupunta dito, yung mga gano'n lang. Kasi pag pinaliwanag mo networking ng buo, hindi nila maintindihan yun. Ipakita mo yung resulta. Huh? Bigla magtatang, ba't ganyan ka? Networking mo. Diba? Diba? Meron kami isang barkada, doktor. Pinakamatalino sa barkada namin. Nung panahon ng anti-ERAP, 2001 yun, ano? Yung ERAP, di ba? Nanonood kami ng balita nung ayaw buksan ng envelope. Di ba? Tapos nung ayaw buksan ng envelope, doon na nagsimula yung unang gabi ng rally sa EDSA. We were among the first 100. Alam mo yun, kasi sila ba New Bero nagsisimula pa na noon, in-interview kami. Kasi the following 3 days after, nasa eyewitness kami. Kami yung ini-interview eh. Konti pa lang kami. Sina Freddy Aguilar, mga tinatapik pa ako eh, Brad. May sound system na ba? Gusto ko sabi, maday ko. Nararating lang namin dito. Tapos may mga anti-era. Kasama namin yung kaibigan ko na yan. Sabi ko, bakit hindi ka makasigaw? Sabi niya, Brad, iniisip ko yung review. Kasi magte-take pa lang siya ng board. Doktor kasi, ng board, ano? Nag-re-review siya for that time. Sabi ko, huwag ka na sumama sa amin dito. Kasi mga ilang araw ko, gaya mo na. And then sa apat araw yan. Umuwi naman kami, lagi siya kasama. Pagbalik niya sa review center, 80 pages ang late. 80 pages na siyang late sa review. Graduate siya ng UP, pero sa ang review sa UST. So late siya. Madali salita, natapos ang board. Top 5 buong Pilipinas. Top 5 siya, no? So, ang talino. Kahit late na ng 80 pages, sabi ko, paano kung hindi na late? Malamang, top 1 ganyan, kasi naghabol na lang siya. Ito matindi. The day na bago lumabas ang resulta, naka-online na kami sa Manila Bulletin, sa Inquirer, nakita na namin. Habang nag-online kami, siya naman, ang email niya, sunod-sunod na mga international hospitals. Grabe, Philippines, international, yung pag ano sa kanya, yung pag-i-invite para ma-interview siya. So, madali sa kanya, mayroon siya isang tinanggap sa Guam. Ang naging trabaho niya, insurance doctor. Simula 2001 ha, na maging doktor siya hanggang ngayon, wala pang tinuturukan yun na kahit isang injection. Wala pang ino-opera yun. Ni wala pang tinignan yun ha, o namamaga ang ano mo. Wala. Inhale, exhale, wala. Kasi insurance doctor siya. May mga doktor na taga-inspect, siya taga-pirma lang kung pwede yung sitwasyon mo sa insurance ng company. Simula 2001, ganun ka talino. Ang laki ng sweldo. Ang starting na sa 300,000 sa agad nun. Sa peso. Tapos pinatira pa sa Guam. Eh di, siyempre, US base yun. Simula 2001, ngayon, citizen na. Pabalik-balik, Amerika. Ba't ko na ikwento? Nagbakasyon kasi. Kasi ng tao kami hindi nakita eh. Di ba 2001, pagganong-ganong siya. Tapos nagbakasyon, ito lang. May of this year, nagbakasyon. Nagpatawag. Tawag ng barkada. Sarap, ano? Libre lahat eh. Dumating po tayo. Yan ang malupit eh. Ha? Pagdating natin, hindi nila napansin. Kasi, siyempre, parking, di ba? Nakatingin lang sila eh, restaurant. Naku, magbukas ang pinto ng expedition. Gulat na gulat si doktor. Si Jun ba yan? Ihuli ka nung nakita nito, may utang ka sa akin to. Yun na yung naiisip niya. Yun yung naiisip. Ay, totoo naman yun.
totoo naman. Lahat ng barkada kong dikit sa akin ako, tamang ko talaga. Walang wala eh. Di siyempre eh, pagbaba ng expedition, mabigat ang pinuno, kaya pag-arasa naman, slow mo lang. Hindi. Ito naman parang jeep, boom. Slow mo. Chicken. Yan. So laki. Alam mo, mga team, dating eh, mga, oh, pagdating, siyempre, yung mga ibang barkada, alam na yung nangyari sa buhay. Siya yung surprise at surprise. Yeah. Ha? Kasi kung siya yung pinakamatalino, ako yung pinaka... pinakamadiskarte sa magbabarkada. No? Kaya gulat na gulat siya. Sabi niya, bro, marami na silang nakwento sa akin eh. No? Kasi siyempre, kinamusta niya na. Bakit na siya nangyari sa inyo? Ano yan? Sabi ko, bro, networking. Demensyo, di ba? So, pag may mga ganong sitwasyon, ang laging pag-uwi, ano, pag ako na lang, ito lagi ko na yun. Kasi I made a choice. At tong choice na to, pinaglaban ko. Ha? Sino mga na-inlove na? Taas ang kamay. Kung yung mga mahal mo sa buhay, yung talaga pinili nyo, ipaglaban nyo yan. Di ba? Kahit palpak yan. Di ba? Kahit palpak yan na pili mo, ipaglaban mo yung pinili mo yan eh. Di ba? Bakit hindi ka makatingin ng... ipaglaban mo! Yan ang laging pumapasok sa isip. Pag dumadating yung mga ganong sitwasyon, di ba? May magugulat. Ano nangyari sa mga kamag-anak na lang? Di ba? Naku, pag nagre-reunion kami, sino na nakarinig mo kinukwento ko, di ba? Pag nagre-reunion kami, bit-bit ko na, no? Ang nanay ko, apat na family size ng Coke. Resealable pa. Kala ko sosyal na kami nun. Sipin mo, apat na Coke, yun lang bit-bit namin. Dahil yun lang ang kayang dalhin ng nanay ko sa reunion. Ngayon? Isang truck ng Coke. Hindi na, di ba? Iba na, iba na, iba na yung kwento. So, pag tinatang mo kamag-anak, ano nangyari sa'yo? Networking. Marami kami kamag-anak nasa Canada, nasa US na before ba. Siyempre, naka-Facebook, di ba? They never talk. Na nakita nila, nagpabinyag ako ng nagpabinyag, you know, nagpa-house blessing. Yung mga ganun. Makikita yung sasakyan mo, nakikukwento ng mga kamag-anak. Iba na yan, yun yun. Eh, kala nila, hindi nila ma-comprehend eh, ano nangyari. Kasi kung plain and simple na trabaho lang, it won't happen. Di ba? So, unti-unti, pagka na may message, doon mo kinikwento because of network marketing. And because I made a choice. At yung pagpili ko na yun, talagang inanong siyang last opportunity. Last opportunity. Networking talaga. So, this is applicable for sa mga baguhan, ano, na kung ang tingin nyo sa network marketing ngayon dahil masaya lang kayo sa barkada nyo magkakasama kayo, medyo baguhin mo na. Baguhin mo na yung takbo ng isip mo. Dahil kung barkadahan lang, Facebook ka na lang. Di ba? Facebook, oh, mas dadami pa kaibigan mo. Pero kung talagang baguhan ang buhay, ang usapan, talagang seryoso. At swerte yung mga first time na nag-network. Kasi sa dami na ng company nakita ko, ito pa lang yung nakita ko ng kumpanya, yung mga mayari, sobrang generosity talaga. Sobra. Meron nang nag-comment nung nandun, sino yung present ng 31 sa SMX? Nung nag-iikot ako, habang si President natin ay nagdi-discuss, ah, si VP, umikot ako sa likod. May lumapit na isa, sir, paano ko sasagutin yung mga detractors natin? Ano bang sinasabi? Sa sobrang generous daw ng mga may-ari, malulugit magsasara daw ang IR. Hindi pa ako sumasagot, sumingit na yung nakadinig. Eh. Sabi nung nakadinig, bro, sabi mo doon sa kausap mo, walang tao na generous na pinabayaan ng Diyos. Sabi mo, tama eh! Tama! Walang generous na tao ang bibitawan ng blessing ng Diyos. Tama ba? Tama din, ano? Eh, nakakatuwa talaga, marami kang matututunan pag nakikipag-usap ka sa iba't ibang tao talaga. So, from that line, di ba? Being I am worldwide na pinaka-generous ngayon, ano? Pagdating, sipin mo sa 2-8 na lang, obligado pa bang mag-give me 5? Obligado pa ba yun? Hindi naman, ano? Tama ba?
Imbis na ipa-gibify pa nila yung 2525, di kumuha na lang tayo ng ibang extra empleyado pa na pasweldohin ang 2525 dyan. Pero hindi, para sa distributor pa rin. Ilan lang just for you, di ba? Yung pang gold, na kumita ka na ng 20, umuli ka na doon pang pambigyan ka ng 40. Abuso pa naman na. Di ba? Pero ang point, sila mo yung gusto nun eh. Di ba? Oh, nakapag-close ka ng platinum, 4, obligado ba yung 100? Hindi, pero gusto nila eh. So tama eh, di ba? So if you made now your choice na gawin network marketing ang last opportunity mo, congratulations kasi nasa magandang kumpanya ka kagad. Di ba dito, kutahan mo na sarili mo. 10 years? Basta seryoso. Eh kahit 5 years ka rito, basta seryoso, mababago buhay mo. Yes. Hindi yung 5 years na once a week ka lang nandito. Hindi yung ganun. Di ba? Eh meron na, 2 months lang, nag-million eh. Dahil araw-araw nandito. O, di ba? Nagkalahating million ka agad on the first month. Kasi araw-araw nandito. 5 days na, sapphire. O, di ba? So, ibig sabihin, pagka ginawa mo ng tama, ginawa mo ng totoo, may result ang maganda. But then again, it will start from you making a choice. So, piliin mo. Pag pinili mong networking pa lang ang gagawin mo, gawin mo to. Ito na yun. Are you with me? Yes. O, lampas na tayo. Hindi pa ba? O, hindi pa. Kasi, alam, tinayin nyo. Talaga, 1 minute na lang. O. Eh, nasa isa pa lang tayo. Handa tayo. Sabihin, character. Character. O, ang character mo, dapat hard worker ka. Do you believe? Yes. Dapat leader ka. Goal-oriented, motivator, trainer, team player, flexible, and role model. Isa-isayin natin. Ano ibig sabihin ng hard worker? Masipag. Iba-iba ang sukatan ng sipag. By the way, kasi baka yung sipag mo, hindi niya sipag. Kaya yung sipag niya, hindi mo rin sipag. Ang kagandaan, pag nasa networking ka, may sukatan. Ano? Check it. Sino ngayon ang pinakamasipag na lumalabas? Yung top one. Tama ba? Yes. O, dito sa grupo na to, sino masipag na lumalabas? Yung may incentive mamaya. Diba? Ito, bibigay ko na ba? Mamaya na. So dito, ang sukatan ng sipag, yung kinikita. Yun ang magandang challenge, di ba? Kasi, sino po mga empleyado? Taas ang kamay. Sa employment, anong sukatan ng sipag? Performance? Evaluation. Tama ba? Hindi, o thank you yun. Di ba? Performance evaluation. Na ikaw lang nakakaalam. Kasi hindi naman yung pinagmamalaki sa buong employment ka eh. Hindi naman pinagmamalaki sa lahat ng departamento. Ikaw lang. O this year ha, ito yung absent mo. Ito yung nagawa mong overtime. This year, ito yung maganda mong nagawa. Ikaw lang nakakaalam nun eh. Tama? Pero dito sa networking, iba. So, madedevelop talaga yung karakter mo. Madedevelop ang pagkatao mo. Katulad na yung Biyernes, no? Pag wala kang check, eh, ano na naman pakiramdam mo? Api-apihan ka na naman. Di ba? Kanino kasalanan yan? O, sa'yo yan, di ba? Pero Biyernes, dapat may check-in ka. Di ba? Huwag mo sanayin yung sarili mo na Biyernes, walang check-in, tapos magdadrama ka dyan. Ang hirap eh. Di ba? Diba, kailangan sanayin mo, may check-in. Magsipag. Leader. Ano yung sabihin ng leader? Kailangan makita mo ang sarili mo humahawa ng grupo. At marunong sumunod. Kasi hindi lang ng leader taga-utos, dapat taga-sunod din. Goal-oriented. So, everyday dapat may goal ka. Ano ba, ang goal mo ngayon, makapagbenta ka ng worth 5,000 pesos. Goal yun. Weekly dapat may goal ka. Monthly lalo na. At maganda, quarterly and yearly. Dapat may goal ka. Nakikita mo sa Facebook yung ginugol ng mga ibang leader, binabanggit, di ba? Sa darating na March 2018, ilalabas nila yung ganitong sasakyan. Yung iba, nagsasabi ko, by next month, mag-100,000 ako. May goal eh. Pag goal-oriented, ibig sabihin, may tinatarget palagi. Dapat lagi kang mayroong goal. Part dapat ng karakter mo yan. Kasi ganito, sino naniniwala na ang networking ay kopya-kopya ang negosyo lang? Nakopya-kopya lang to. Totoo-totoo. Wala. Totoo talaga to. Ngayon, kung ikaw, goal-oriented ka, nakikita yan ng grupo mo. So, kukopyahin ka. Napakasarap. Buong grupo, goal-oriented kayo.
Napakasarap. O, ano pa? Motivator. Ano ibig sabihin ng motivator? Nakakapag bigay buhay sa mga kausap. Nakakapag-push ka ng damdamin. Pataas, ha? Hindi pababa. Hindi demotivator, ha? Kailangan motivator ka. Yung tipong, pag nakita mo yung downline mo, uy, ganda-ganda mo ngayon, kahit hindi. Diba? Diba? Huwag mo na sabihin hindi. Nakaka-demotivate ka naman eh. Diba? Diba mga ganun, diba? Oh, kamusta? Power ka ngayon ha? Diba? Ano pa motivator? Dapat maalam ka sa pakikipag-usap. Kailangan na-uplift mo ang kalooban na kausap mo. Trainer. Ibig sabihin nakakapagturo. Importante sa isang networker na nasa karakter niya na makakapagturo, marunong magturo, mahilig magturo. Kailangan trainer ka talaga. Kasi learning is a continuous process. The question is kanino magmumula yan? In every each of you. Dapat meron kang nasishare, may naituturo ka. Team player, ano ibig sabihin nun? Bawal ang pasaway. Dapat team player ka. Flexible, pwede kahit saan? Ngayon sabihin, sir, may problema tayo dyan. Kasi may baby ako. Sir, may problema tayo dyan. Kasi hindi ako full-timer. Well, the good thing is, na-identify mo yung problema. So, yun ang duduktorin mo. Kasi pag sinabing flexible, talagang you can do everything, anytime, anywhere. Pag flexible ka, at magandang karakter yan ng isang network marketer na talagang gusto maging successful. Now, ganito na lang. Kung hindi mo kayang ibigay ng 100% yung flexibility mo, at least, gawan mo ng paraan malapit-lapit sa katotohanan. Halimbawa, ang scenario mo sa buhay, hindi ka makapag-commit na pumupunta ng office kasi meron kang ibang mga assignment. Eh, at least, gawan mo ng paraan 50% magawa mo yung negosyo. Kasi ako naniniwala, hindi mag-full blown o hindi talaga maka-kick off ng todo-todo ang networking life mo pag marami kang bagahe. Ikaw man eh, di ba patakbuhin kita dyan eh, 50 kilong bigas ka sa likuran mo eh. Eh kahit yung pilaya, abutan ka sa karera. Baka kinikiliti pa tenga mo nun, tapos iiwan ka sa takbuhan eh. So alisin mo yung mga bagahe. Kasi pag may bagahe, talagang problema yan. So, role model. Ano ibig sabihin ng role model? You do good things in society. Yan ang isang karakter ng isang network marketer para hindi ka iniiwasan ng mga tao. Diba? Baka may mga networker na ikaw pa mismo yung nakikitaan ng mga hindi magandang gawain. Lalo na sa mga kumikita na. Warning sa mga kumikita na, diba? Baka imbes na sa maganda mapunta yung pinagtrabahuan mo sa mga hindi mga gandang bagay. Be a role model in a way na you walk the talk. Pag sinabi yung seryoso, itsurang seryoso. Pag negosyo, negosyo. Diba? Yung mga bad words, hindi dapat nadidinig yan sa bibig mo. Diba? Marami kang kilala networking, nag-represent lang, nag-mumura pa eh. Diba? Grabe dito bro, ang top ng paybook. Grabe! Wala niya yung mga gano'n, diba? Talagang toot! Diba? May mga edit na ano eh. So maging role model, diba? Mga bisyo, yung mga sugal, alak, diba? Ayoko maka-offend, baka malakas kayo manigarilyo, pero bawal na nga yan sa mga ano, diba? Iba, doon pa sa sulok talaga doon, nagsusumiksik doon sa dulo doon eh. Kasi nasa health products ka eh. Tama ba? Maging role model ka. Ano sabi mo? Di bali na, sir, magkano na lang ako? Magbabarlo na lang ako? Pagkataas yung magsigari. Gandang katwiran niya. So role model ka. May mga yet tayo. Paano kumakita ka ng parents? Sabi niya, may upline mo? Di ba? Yung mga tipong ganun. So, dapat role model tayo. Mga kalalakihan, yung mga beer house ako, layo-layuan nyo yan. Walang magandang... O parang ito, parang maraming... Parang guilty ka pa eh. Gusto mo pa bang ma-experience bro, yung kumikita ka na tapos nag-beer house ka? Yeah, ang saya-saya mo sa beer house, biglang may lumapit sa'yo, yung floor manager, at sinabi sa'yo, apply, ano order mo?
Sino bang may experience nyo? Ha? Huwag mo lang experience yung mga gano'n. Yung tipong may sumasayo na, kumakaway sa'yo, apply! Gusto mo yung gano'n? Meron nga nangyari niyan eh. Malaking event. Ha? Koleta as tulog. May nag-share. Bar girl. Sabi niya, salamat sa networking kasi nabago buhay niya. Kasi talagang hanggang sa yung Quezon Am, lumalabas na siya rin, yung gumaganyan niya sa kotse. Walang wala na eh. Talagang sumasama na sa mga lalaki. Pagkatapos, palakpakan yung mga tao, umiyak pa rin. Sabi niya, salamat, nabigyan ako ng panibagong buhay. Kaya maraming salamat po sa upline ko kasi na-pick up niya ako. Mga dalawang tao yung katabi yung tinuro, ikaw napailag ang buhay. Bro, yun ba yung bro? Buti na-pick up niya, nabago buhay. Sablay! Kaya hindi ka role model doon. Hindi mo natin yung pong ganyan. Kaya ay mas masa. Ayos na eh. Gusto mo ma-experience yun? Kaya nabago mo ang pagkatao. Kaya maraming salamat po upline. Dahil na-pick up mo ako nung gabi na yun. Nakaroon ako ng pang-pay-in. Kaya eh. Sablay eh, no? So, iwasan natin yan. Character is very important. Why? Dahil sabi ko nga kanina, anong puhunan ko ngayon sa 15 years ko sa network marketing, was able to make an identity. Tama? Kasi yan ang inalagaan ko, yung character. Naku, Diyos ko. Ma-involve ka sa drugs, involved ka sa violence, ma-involve ka sa babae, sa beer house. Naku, iwas ka dyan. Tapos yung kotse mo, may I am worldwide, mapipicturan, makikita sa balita, patay na, networking ka rin. Di ba yung mga ganyan? So alagaan ang karakter, napaka-importante. Ang sarap nung pag sinabi, ah, nandiyan ba si ganyan? O sige, okay yan. Di ba? Sino mga nandiyan? Ito, si ganyan. Ang sarap. Di ba? Pero may mga networker, di ba? Pag nabangit, sino nandiyan? Ay, scammer yun. Ay, naku, ganito yan. So napaka-importante, kasama sa 5 C's na level of success, karakter. So, bantayan mo yung karakter mo. Next, confidence. Dapat meron ka nito. Ano ibig sabihin? Yung I can do it, yung I believe myself attitude. The I can do it and I believe myself attitude, hindi dapat na mawala. Knowledgeable nga and willing to learn more. That will build your confidence. Another C na importante sa level of success mo na magkaroon ka ng confidence. Kasi lahat ng matututunan mo, baliwala yan kung wala ka rin confidence. Walang application eh. Matatakot kang magsalita, matatakot kang mag-present, matatakot kang ipagmalaki yung ginagawa mo. Diba? Kasi people, more often than not, sumasali yan dahil sa nakikita sa'yo. Sige nga, mag-present ka na ng negosyo natin ng walang ka-confidence sa katawan. Paano yan? Diba yung yayaman daw? Diba? Pepresent ka, grabe dito, grabe daw eh. Pagka sumali ka daw, yung... ano daw ito eh. Yayaman daw tayo. Di ba? Yung, ano pa yun? Pag tinanong ng kamag-anak, anong pinagkakabalaan mo ngayon? Networking daw. Buti nasabi mo pa eh, di ba? Yung iba, hindi kaya sabihin. Di ba? Anong pinagkakabalaan mo ngayon? Basta. Walang confidence eh sa ginagawa. So, importante may confidence ka sa ginagawa mo. Yan isa sa mga hanapin sa'yo. Kasi people will join a team at ikaw yung leader ng team. Saan huhugot ng lakas yung team kung wala kang confidence? Parang sinabi mo, lahat kayo militar. Bibigyan ko kayo lahat, granada, armalite, laser gun, pati espada, bibigyan ko na kayo. Pati anting-anting, di ba? Lahat na, bibigyan ko sa'yo. Biglang tatanong yung sir, sino kalaban? Sasabihin ko si King Kong. O sir, ano gagawin natin? Di ba una kayo? Oh. Wala. Di ba? Wala man lang inakita sa akin na ako. Di ba? Ako, mauna kayo. Walang ganun eh. O, pag tinanong, ano negosyo mo? Networking, paano yan? Basta. Eh, paano kami sasali dyan? Basta. May office dun, may mga papaliwanag, attend kayo dun. Hindi ko magpaliwanag na kung di ko kaya. O, di ba? Isang mga eh.
So, importante, meron kang confidence. Tandaan tayo. Last two. Diba? Commitment. Sabi mo sa katabi mo, commitment. Commitment. Anong yung sabihin? Dapat ikaw yung may ugaling hindi na quit. You will never quit. Diba? Ang commitment, ito rin. Doing the right things, whatever it takes. At the end of the day, dapat successful ka. End the day successful. Always on focus. Parang pagdating mo sa opisina, kung ano yung target mo, halimbawa may benta ka, do it right away. Kung may meeting ka sa labas, dapat ma-fulfill mo talaga, ma-present mo ng tama, mapapirma mo, makuha mo yung commitment kung kailan sa sasali. Diba? End the day, successful. Huwag kang papayag na araw-araw na lang. Kasi di ba sa'yo din nanggagaling? Araw-araw na. Lagi na lang ganito. Sabihin, araw-araw na lang rejected. So, ano dapat mong gawin? Pag-aralan mo, bakit ka nare-reject? Malamang yung presentation mo pare-pareho, mali. Kaya ka rejected. So, pag committed ka, you will never quit. You will never quit hanggang hindi ka successful. Lahat naman ng victory sa buhay ng tao will end when you quit. Tama? Lahat ng mga magagandang resulta, lahat yan natupad kasi hindi nag-quit. Diba? Na maraming mga basic na kwento about commitment. Sa mga tao mahilig sa sports, I believe mas maintindihan mo, no? Pag mahilig ka sa sports. Kasi walang team na nanalo o nag-champion na may sumuko. Tandaan yan. Kahit lalo na kung individual sports. Pag individual sports, wala kang ibang kakampin doon, sarili mo lang. Hindi ka pwedeng, alam mo, boxing. Sige ka, nasaktan ka, mapapabugbog ka na lang. Dito, ma-reject ka na isang beses, normal yun. Hindi ka dapat mag-quit. Ma-injure ka na isang beses, hindi ka dapat mag-quit. Maulanan ka, mapahiya ka, mapagod ka. You should never quit. Commitment yan. Kopya-kopya ito eh. Kung ano yung nakikita sa'yo ng grupo mo, yun ang gagawin. Kung paano ko magbigay ng commitment. Ang commitment kadalasan, nami-mistaken yan doon sa sipag. Magkaiba yun. Kasi ang tao, nagiging masipag pag may commitment. Meron kasi, masipag lang pero walang commitment. May mga ganun eh. Ang maganda, pag sinabuhay mo yung pagiging committed mo talaga, you're on the right track. Pag sinasabuhay mo yung pagiging committed mo. Diba? Sa mga taong in a relationship right now, lalo na yung mga naka-experience ng malumpa sa harapan ng altar o ng sino man ito na lumpa, yan yung pinaka message ng ceremony, yung commitment nyo sa isa. So ganoon din dito, ang commitment mo para sa sarili mo muna. Para sa sarili mo. At aandaw na yan, dami-dami na yung buong grupo. Pero dapat sa iyo muna. Basically, pag committed ka, ayan, nakalagay na, you will do whatever it takes. Talagang pag sinabing target mo, 50,000 this month, talagang gagawin at gagawin mo. Madali ang mathematics sa networking. You can always compute kung paano mo may hit ilang tao, ilang match sales. Katulad ng mga promo, yung mga travel incentive, binigay na kung anong gagawin mo. Tama ba? You can just give your commitment kung paano mo tatargetin. Katulad ng Japan, kailan ba matatapos yung Japan? Hanggang December 18. Di ba? Malapit na pala matapos. Almost ano na lang. Isang buwan at isang linggo na lang. Ano? So sa mga humahabol pa, more on commitment. Are you with me? Yes. And last is consistency. Doing the business every day. That is consistency. Mastering the basics. Loving the business every day. Yan ang consistency. You have to do the business every day. It's logical. Number one kasi, ginawa mong choice na eh. Pinili mo na, tama ba? Yes. So logically, you have to be consistent doon sa pinili mo. And you have to do the business every day. Sa mga pinag-uusapan natin ito, ano yung unang-una? Choice. Then, character. Then, confidence. Commitment and consistency.
Ito yung limang word na idamay nyo na sa everyday na chine-check nyo sa sarili nyo. Number one, di ba? Am I making a choice? Tatanungin mo yung sarili mo. Am I making a choice? Yes, I will do network marketing as the last opportunity sa buhay ko. Check. I made a choice. Number two, am I in the right character in doing the business? Pag sinabi ko ganitong oras ang meeting, anong oras ako nandun? Ano ang forma ko? Ano ang gamit ko? Ano ipipresent ko? Ano ba ang tingin ko sa kausap ko? Pera lang? Ano ba ang kasama? Ano ba ang tingin ko sa kausap ko? Negosyo? Ano ba ang purpose ng pakipag-usap ko sa kanya? That's your character. So i-check mo yan. Sunod, am I confident enough na gagawin ang negosyo? Why I am so confident? Because I believe may pupuntahan talaga ang negosyo nito kasama yung kausap ko. So tatlo na agad ang chine-check mo. Then check your commitment. Saan ba yung kausap mo? Naku, Bulacan pala yan. Are you committed to do the business there? Diba? Ito, yung mga nagpupunta ng Africa, Diyos ko. Sige nyo. Kung ikaw, Bulacan lang yung pupunta, nagre-reklamo ka, ang layo mo. Ang layo ng mundo mo, ibig sabihin, di ba? Tingnan mo yung mga nagpupunta ng Africa. Di ba? Sabihin mo na, may pera sila eh. Pero the mere fact na pumunta, eh, marami din may pera, hindi naman pumupunta. Tama ba? Huwag na tayong lumayo. Davao na lang, may office tayo, hindi mga pinaplanong puntahan. So, asan ang commitment mo? Cebu, ribbon cutting. Sa November 18, o nandun kami, kasama mga ating presidente at vice president. So, ang daming lugar sa Pilipinas na may mga center tayo pero wala kang schedule. Hindi ka nagpupunta, wala kang kausap sa lugar na yon. So, saan mababaw pa ang commitment mo? Are you getting me? Yes. Diba? And then, let's go down sa pinakalas, yung consistency. You have to be consistent doing the business every day. Hindi ho po pwede sasabihin mo, ito ang sample, sino gusto maging milyonaryo sa IAM Worldwide, dasang kamay. Gusto mo maging milyonaryo, ito yung chicken mo, kung consistent ka. Yes sir, consistent po ako. Every week, walang invite. May power ka, di ba? Consistent ka ba? Di ba? Sir, consistent ako every day. Nano, nasa bahay. Diba? So ito, last na chechikin mo, di ba? Doing the business every day, that means you're consistent. Mastering the basic, araw-araw dapat may kausap, may binibenta, gumagamit ng produkto. Katulad ng sinasabi ko, post ka ng post dapat na gumagamit ka ng produkto. Dapat nagpo-post ka sa FB na bumibili ka ng produkto. That's part of your consistency. Kasi people, katulad ng mga matagal nyo lang napresenta na anong sabi sa inyo, mauna na kayo. May ganun ba? Yes. O marami lang kayo napresenta, anong sabi, balikan mo na lang ako pag mayaman ka na. Kung araw-araw mo naman pinapakita ang consistent ka, hindi na maghihintay ng yaman mo yan, sasama na sa'yo yan. Kasi consistent ka eh. Ang mayroon sa iba, kinausap mo last month, wala nang kamustahan yun. Kasi hindi rin nakikita may ginagawa ka na consistent ka. Pag consistent ka, nadadrive na rin sila, uy, okay, si pare ha. Araw-araw nakaporma. Uy, araw-araw sa Green Hills yan eh. Ang gandang pakinggan. Araw-araw may schedule yan. O, dahil sa pagiging consistent mo, nainggan yung mga ibang tao. Lahat yan, i-check mo everyday. Are you with me? Yes! So, sino ito, yung pwede nang umamin, they made a choice. Sa kamay. Oh, very good, ha? Panindigan mo yan, na you made a choice. Ano yung kasunod? Na meron kang tamang karakter, sa kamay. Oh, iba, yung dalawang isip. Diba? Oh, sino yung confident? Oh, tama yan. Sino yung may commitment talaga? Oh, di tayo magkakatalo-talo, di ba? Yan, sa consistency. Pero siyempre, pagbibigyan kita, confident kayo, di ba? Sino consistent, taas ang kamay. Oh, yan, confident kayo, di ba? May nakong ano. Oh, yan ay paglaban mo. Kung lahat kaya mong gawin, sigurado na success mo sa IAM Worldwide. Are you with me? Yeah. Are you with me? Yes. Sino may katabi mo? Di ba yung katabi mo? Sabi mo, ready ka na? Ready ka na! Okay, thank you very much. Congratulations. Thank you. Yet level one.
Ha? Grabe, September 2017 lang sumali. September lang pala sumali ito. O, naka-hit siya. Tama ba, September ka sumali? O, ikaw ba ito? Sigurado ka. May ID ha? Apat na ID, government ID. Government ID, pag-ibig, SS, tax, lahat na. O, palapakan naman natin si Mark Angelo Boras. Pangina naman ang palapak ninyo. Building, level 1 ng YEP. Ha? Tawag dito, 5,000 pesos incentive. Congratulations, Father. Thank you, ha? Huwag mo nang isipin kung ano yung nilibre mo sa akin. O, tabi mo na yan, baka mawala pa, inabot ko na sa'yo, ha? So, sino yung next month na gagayahin si Mark? O, nasa kamay. O, yan, o, di ba? O, siguro, bakit kaya na-hit ni Mark yung ano? Yung level niya. Malamang ginawa niya itong mga ito. Malamang ginawa niya. Ganun lang ang sikreto dyan. Okay? Thank you. Congratulations, Mark. Palapakan naman natin ulit si Mark. Oh. Thank you.